Hello mga ka-Berks! Welcome sa Jill Kitchen! Magluto po tayo ngayon ng Jill Fried Chicken. Ipapakita po namin sa inyo kung paano po namin gagawin, paano po natin ito lulutuin, yung chicken. At matikman nyo po at matututunan nyo po ang pagluluto nito. Madali lang po ito. Samahan niyo po ako at para matuto kayo, tingnan niyo po. Ito po ang ating gagawin na chicken. Halo po ito. May drumstick. Mayroon pong thigh. May pakpak. Ayan po, ano. So, huhugasan po natin ito. At atin po siyang i-marinate. So, ibigay ko po sa inyo mamaya. 1 kilo po ito. Ibigay ko po sa inyo yung 1 cup. At para malaman nyo rin kung paano siya gagawin. Ano? Samahan nyo lang ako at mag-enjoy lang kayo sa kakapanood dyan sa inyong pwesto. Ayan. Matapos po natin hugasan yung chicken, ayan po. Atin lang po siyang i-dry saglit. Patutuloyin lang po natin para mas masarap po yung pure po yung ating gagawin na marinade para po sa chicken na ito. Sa 1 kilo ng chicken na ito. Ngayon po, itimplahin natin itong marinade niya ng chicken. Ito po, ilagay po natin, ihalo natin siya. Ito po yung garlic. Minced garlic yung gamit ko. Pwede po yung gamitin yung powdered garlic. Kung mayroon kayo, pwede po yun. So, sa akin, gumamit ako ng fresh na minced garlic. Yan po, mga 4 na piraso po yan. At lagyan po natin siya ng patis ng mga 4 teaspoon. 1, 2, 3, 4. Ayan po. At lalagyan natin siya ng asin. Sa 1 kilo, ginagamit ko po dito ay 3 teaspoon ng asin. Sa 2, 3, ayan. At ito po yung sikreto nito eh. Sasabihin ko sa inyo yung sikreto nito. Ayan po. Lagyan natin siya ng paminta. Kung may white pepper kayo, pwede din po yung white pepper. Kung wala naman, gamitin nyo yung black pepper, yung paminta. Bali, gamitan po natin siya sa 1 kilo ng 2 tablespoon. Na teaspoon. Ayan. Tapos, lagyan pa natin siya ng sikretong ito. Evaporated milk. Lagyan natin siya ng mga 5 teaspoon ito. Sa 2, 3, 4, 5. Ayan. At ito po,
isa pang sikreto, lagyan natin siya ng breadcrumbs o cinnamon powder. So, bali dalawang teaspoon po yung gagamitin natin. Ayan. One. Two. Okay. Ayan po. Mimix natin yan. Lalagyan natin siya nito. Kalahating lemon. Ayan po. Kalahati po ito. Ayan. Dito po, matututunan nyo ito sa Jill Kitchen. At abangan nyo po yung aking mga i-upload na mga videos para po kayo matuto. I-subscribe nyo po ang aking channel para matulungan ko kayo sa pagluluto at ma-serve nyo ang mga mister nyo o yung mga misis nyo o yung mga anak nyo ng masasarap na pagkain. Ayan. Ayan. Ayan po. Okay. Ayan po. Ang gagawin natin ay atin po siya hahaluin. Ayan. Oh. Para po maganda yung pagkahalo sa kanya. Ayan. Yung ating i-marinate doon po sa karne ng manok, yung chicken natin pinipay kanina. Ayan po. Ayan. So maghugas po ulit ako ng kamay at atin na pong ihalo yung chicken dito po sa ating marinate. Ayan. Ayan. Mix na yan. Ayan. Ngayon, kukunin ko po yung chicken. Ah, ito po. Ayan. Lagay natin yung chicken. At atin po siya mix dito sa marinade. Ayan po, kakamay natin para naghugas po ako ng kamay. Oh, malinis po yan. Lagi pong malinis dapat yung kamay natin kahit di tayo magluto. Maghugas po, panatilihin natin maghugas ng kamay. Gawin nating ugali yun na maghugas ng kamay dahil di natin alam tulad ngayon, yung mga virus na COVID, mahirap po madapuan tayo ng COVID. Kaya saan man tayo mapunta, hugas tayo ng kamay. Lagyan natin ng mga sanitizer. Natilihin po natin maging malinis yung bawat parte ng katawan natin. Ayan po. Huwag po tayong lalabas ng bahay. Tulungan po natin yung gobyerno na masugpo yung COVID-19 na ito para hindi tayo maging pasaway. Ayan. Tulungan natin sila. Dapat tayo yung mangunguna sa pagkilos ng parang hindi na ma-spread pa yung virus ng COVID. Ayan ito. Oh.
Ayan. Next na yan. After, masarap po nito. Iwan mo siya. Pwede mong gawing overnight yung pag-marinate sa kanya. Pero pag kinakailangan, mga 1 hour pwede na siya. So, ngayon, kahit hindi mga 30 minutes ito, gagawin ko na kasi nakahanda na yung mga kahain ito. Handa na silang kakain. Ayan. Ayan. Mga 10 minutes mula ngayon na i-mix natin siya ulit para yung mga nasa itaas mapailalim natin. Ayan. Ayan. Ngayon, gagawin natin. Painitin natin yung yung oil. Sabay tayo ihanda natin yung coating ng atin pong chicken para po siya maging crispy pag i-fry na. So, turuan ko rin kayo kung paano i-prepare yung coating. Ayan. Okay. Samahan niyo ako at ituloy natin to. Kaya natin to. Ayan. Ito po ang ating gagawin na coating. Ito po yung corn flour or corn starch. Isang corn starch, isang baso or isang ganito. Oh. At isang all-purpose flour. At i-mix po natin siya with paminta ulit. Bali, tatlong teaspoon ng paminta. Ayan. At ngayon ay ang asin. Lagyan natin siya ng asin, which is mga isa't kalahating ano lang, isa't kalahating teaspoon, no? Ayan. Ang gagawin lang po natin dito ay haluin natin. Ayan. Yung paminta, yung asin, yung flour, at yung starch. Equal po yung dami ng starch at yung all-purpose flour natin. Ayan. So, ngayon mix natin siya. At ngayon, i-prepare natin yung itlog. Ayan. Halo lang po natin siya ng maayos, no? Ayan. Pwede na yan. Ngayon po, susunod po ay ang atin pong yung itlog. Atin pong i-prepare yung itlog. Bali, dalawang itlog po. Ito po yung ating itlog. Okay. Yung ating itlog po, hindi na po natin siya lalagyan ng asin o kaya paminta.
diretso na po ito kasi ito. May asin na po dyan sa ating flour. Haluin lang po natin ito ng maigit. Habang pinapainit natin yung mantika. Ayan. At pwede na ito. Pwede na. Yung ating chicken ay mga 15 minutes pa lang natin na marinate. Pero kahit 15 minutes, masarap na yan. Mas masarap talaga pag matagal yung time natin para i-marinate. Ayan. Ganito po ang ating gagawin, ano? Subaybayan niyo ako para matuto kayo at matutunan niyo ito. Ito yung sikreto ko paggawa nito para siya maging mag-enjoy tayo sa kainan. Ayan. Ayan. Ngayon, atin ko siya i-dip doon sa flour, ano? Ayan. 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 Tapos lagay natin siya sa malinis na ano. At ganun din gagawin natin sa iba pa. Ayan. Paliguan lang natin siya na mix na flour, starch, paminta at asin. Ayan. Ito po. At yun, tapos siya, ito rin po lahat, babasahin natin at isasaw-saw natin sa mix na flour para siya maging crispy siya pag nailuto natin siya sa mantika. Ayan. Ayan. Pagkatapos, unahin na natin to. Maliit lang yung ginamit kong lutuan para matipid yung ating mantika. Para lumalim yung mantika. At ayan. Maliit lang yung ginamit ko. Katapos nito, ulit. Ito, sa itlog. Ayan. I-dip lang natin siya sa itlog. Ayan. At ibalik natin siya ulit dito sa flour na mix with starch. Ayan. Tapos, balik natin dito. Sabay natin sila ilulunod, ipiprito. Ayan o. Ayan. 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 Ito lang yung ating gagawin. At
tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. I-ano natin yung lahat na chicken na atin pong inihanda. Ayan po, oh. Ayan. Ilugod natin to sa mainit na mantika. Mainit-init na. Ayan. Huwag naman yung sobrang init dahil madali siyang ma sunod. So, ayan. Ayan. Gagawin natin, ilunod natin siya doon sa mantika na mainit. Ayan po. Ayan. At tatakpan natin siya ng mga 15 minutes. Luto na po siya. Ayan. Ganun din po ang ating gagawin sa lahat ng natira pa. Ayan. Sisilipin na po natin siya. Ayan. Tignan natin yung ating Jill fried chicken. At ayan, pumula na siya. May mga additional mga 2 minutes na lang. Ayan siya, lumutang na. Lumutang na siya. Lumutang na yung may sala. Lumutang na yung may sala. Ayan, oh. Ayan. Sabihin yan ay 2 minutes pa para pagandahin natin pa yung kulay niya. Silipin na ulit natin. Ayan, maganda na ang kulay niya. Pwede na. Ayan na. Wala pala na. Ayan. 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 Wow, sarap. Yo. Ganda. Parang kulang pa yung pagkapula niya, no? Pero okay na. Ayan. Ayan, no? Ayan. Kita niyo na. O, pumapula na siya. Gumanda na yung texture niya. Yung kulay niya. Na, ito. Ayan. Gagawin natin. Papatuloy natin siya dito sa ayan strainer. Tapos ganyan din gagawin natin doon sa iba pa. Ayan siya, oh. Wow na wow. Wow na wow ang GFC Jail Fried Chicken. Ganda ng kulay. Crispy, crispy. Ayan. Ayan siya. O, diba? Ayan. Di ka ba mag-enjoy niyan?
napakasarap. At tingnan nyo mamaya. Yung laman niyan, juicy po yan. Tsaka crispy yung balat niyan, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang gagawin po natin dito, ilipat lang po natin siya doon sa may sa tissue, sa may ano po, para po i-absorb ng tissue yung oil niya. Yan. Para po siya wala yung oil niya, i-absorb po ng tissue doon sa ating container. Yan. Napakasarap po. Ay, ang ganda. So beautiful. Oh, crispy and crispy. Naririnig nyo po ba? Yung inahawakan ko lang, may tunog na siyang yan, oh. Narinig nyo? Tunog crispy, ano? Ayan. Oh, see? Paano po ginawa? At mag-enjoy kayo. Saka papanood niyan, may matutunan din kayo. Kaya i-like nyo, i-subscribe kung gusto nyong matuto rin yung kasama nyo, i-share nyo sa kanila. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo yung laman nito. Titikman ko siya. Ayan o. Marinig nyo. Sarap, diba? Tama yung timpla natin. Napakasarap. Alam niyo? Sarap. Tamang-tama lang yung timpla. Pati buto, nakain. Kaya, gagawin nyo, share nyo na lang sa kasama at i-subscribe nyo itong channel na to para updated kayo doon sa iba pang video na gagawin ko. Marami pa tayong video na i-upload sa pagluluto. Tuturuan ko kayo paano po maging alisto sa kusina. Salamat sa pagsama. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Thank you for watching. Here at Jill Kitchen. Bye-bye and God bless.